Yun, so magandang araw sa inyong lahat and welcome ulit sa panibago nating video about Axie Infinity. And of course, and mag-update tayo ng SLP price natin. Ayan, ano na ba mga bagong kaganapan? Siguro lagay natin dito yung CoinGecko rin natin. Para alam natin in PHP kung magkano na nga ba ang SLP. So, as of today, August 29, 4:59 AM, ayan, 6.94 pesos yung SLP. So, bumaba ulit siya ng 5.4% from yesterday's price. Okay. So, ano mangyayari susunod sa SLP? Bababa pa rin, guys. Walang intro. Bababa pa din yan. Bakit? Wala pang bagong update. Wala pang other usage yung SLP na ini-introduce. So, I don't see any reason para umangat pa rin yung SLP na mag-skyrocket siya pataas. Umangat man yan, guys, magduda kayo. Kasi baka pump and dump yun. Kasi nga, wala naman reason para magkaroon ng increase in buying. Okay? Anong kailangan mangyari? Kailangan ma-introduce na ulit nila, ma-release na nila yung RON index. Ayan. And nagbigay na ng hint si Jiho. Ayan, Project X might be more important than RON in itself. Ayan. So sinabi niya na yun, Project X is yung DEX. Ano ba meron sa DEX? Ulit. Ang DEX ay parang dito sa Ronin, pwede ka nang mag-swap ng SLP to AXS. Ayan, ano mangyayari pag naano na yan, na-activate na yan? Yung pwede ka nang mag-convert ng SLP to AXS within Ronin. Okay? Pwedeng magkaroon na ng consolidation yung presyo ng SLP. Bakit? Kasi yung ibang mga players na may SLP na gustong mag-breed, eh pwede nang mag-convert ng AXS sa Ronin. So, mangyayari, some of the SLP, eh hindi na pupunta dito sa Binance, hindi na pupunta dito sa merkado para magbenta. Ang gagawin nila, sa swap na nalang internally. So, walang mangyayari sa price movement nun. So, mangyayari do, ang makikita lang natin na evidence na nangyayari yung ganun is yung burn, yung minting natin tataas or yung burning natin tataas kasi nga marami na nagbi-breed dahil mas may abot kaya na nila mag-breed, hindi na sila bibili ng extra AXS dahil pwede naman na nila i-convert. Ayan, pwedeng mangyari yon, no? Pero still hindi pa rin sigurado kung ano yung magiging epekto pag na-release na yung actual release date na nung RON index. Hindi pa rin natin alam kung ganun nga yung mangyayari. Kasi pwede pa rin na yung mga scholars is mapiliin pa rin nila na mag-cash out, di ba? Or magbenta dito sa sa exchange. Hindi natin ano yun, kontrolado yun. Okay? Pero it's a move forward pag napatupad nila yung na-release nila yung Project X. Ayan. So AXS, again, pataas pa rin siya? Or nagko-consolidate pa rin siya? Yung RON index, ayun, RON index, yung AXS, ano ba yan, nagkahalo-halo na. Pasensyahan nyo na, guys. Ayan. So, ayan, nagko-consolidate pa rin siya. Nag-try siya mag-breakout kanina, pero hindi kinaya. So, nagkaroon ng pag-urong. Ayan. So, nakita nyo, in a lower time frame, 4-hour time frame, nag-range talaga siya dyan. So, hintayin natin. Mukhang balak na naman tumaas nitong AXS eh. Pero again, pag na-activate yung RON index, pwedeng mangyari magko-consolidate yung presyo ng SLP dahil konti na yung magbebenta dito sa Binance. Then, ang mangyayari, mababuhasan ng scarcity ng AXS. Pwedeng bumaba yung presyo ng AXS. Ayan. Okay, ano pa yung pwede nilang gawin? Ano pa ba yung pwedeng gawin ni Axie Infinity para tumaas ang presyo ng SLP? Ayan, meron silang magic card. Ano ba yung magic card na yun? Pwede sila magkaroon ng breeding event. Ayan. So, isang snap lang ng fingers nila. Kaya nilang magsabi na, sige, breeding event tayo. Kung sino makakuha ng gantong number ng Axie. Okay? Within 1 week. Ayan. Or, ganito, pwede lang gawin na, sige, isang linggo, walang AXS requirement. Ayan na. So, syempre, marami magbe-breed. Ako, isa ako doon. Kasi marami, may mga virgin na Axies ako eh. May aqua ako na na virgin. So, pwede ko mag-breed
na mag-breed na makagawa ako ng farm without spending AXS. So malaking tulong yun kasi may SLP naman ako eh. Di ba? So makakapag-ano ako, makapag-breed ako na madami. And yung iba na gustong samantalahin yung breeding event, let's say 1 week nilang gawin yun, mamimili na mamimili ng SLP. Ayan. So ito, yung nakita nyo yung pagtaas na ganito, yan. Itong initial na pagtaas na to, galing yan sa breeding event. Ayan, kaya tumaas ng ganyan. And pwedeng ulit nilang gawin yan kung gugustuhin nila. Pero, ewan ko kung paano nila gagawin. Or kung gagawin nga nila. Sabi ko lang na pwede nilang gawin. Ayan, kasi hindi natin nadidiscuss yung possibility na yun eh. Laging puro tayo horizontal expansion. Meron nga palang breeding event na ano, pwede nilang i-conduct. Okay. Pero ano yun? Again, temporary solution yun para sa SLP. And medyo ano pa yun, misleading. Kasi nga, artificially nating yung binigay na demand. And temporary lang yung demand na nangyari. Okay, so ingat din tayo pag ganun. Okay, so dito sa SLP issuance natin, may kita natin. So ito ah, pakita ko rin na yung demand talaga ng SLP constant na 55 million lagi or average niyan 42 million to 55 million yung average consumption natin ng SLP araw-araw. So mataas yung demand. Nagkakatalo lang talaga sa sobrang dami ng players na nagpa-farm ng SLP. Hindi talaga na ano, na oversupply talaga. Eh kita niyo to. May minted na naman 100 million na naman. Tapos 35 million yung na burn. Hindi pa tapos yung araw, no. Pwede pang humabol yung burn na yan. Pwede pa maging 40 million yan or 50 million yan sa mga dadaan pang oras bago matapos tong candle na to or yung bar na to. Ayan, so kahapon 96 million to 52 million. So medyo dikit. Same with the other day, ayan nag-2:1 na ulit tayo. Ayan. So siguro ano natin, tignan natin sa mga susunod na araw kung ano mangyayari. Okay, so ito papakita ko lang sa inyo tong ano. Sinabi nga ni Gio, yung Project X daw. Ayan, nag-hint na siya. Ayan, okay. So, we'll see. Mukhang nakakaramdam na sila na ano, na kailangan na nila mag-update or kailangan na nila mag-release ng statement. Ayan. Ayan, so, hintayin natin siguro. Ayan, maraming tweets si Gio, napaka ano eh. Napaka-active niya ngayon sa Twitter. So, baka magano siya. Baka mag-update siya one of these days or baka mamaya magkaroon ng update. Di natin alam. So, hintayin natin, no? Hintayin natin yung plano ni Axie Infinity. Regarding naman doon sa ano, sa sinesetup nga natin na call ni Attorney Libayan tsaka ni Jiho, underway pa rin yan, guys. Kanina nag-uusap kami ni Dynamite and pinarating namin kay Jiho kanina yung concerns natin and sinasabi ko na talagang ano valid yung argument ni attorney. Napaka-valid na kailangan talagang sila yung sumagot. Hindi pwedeng players ang magde-depend para sa kanila. Although may mga willing na content creators tsaka players na mag-depend para sa Axie Infinity, mas maganda pa rin talaga na si Axie Infinity ang sumagot dahil responsibilidad naman nila yan. So yan, sinabi namin dito. Ayan, kita nyo naman. Oh, also on a serious note, he's speaking about Axie and we wondered if you wanted to speak with him. So ayan, sineset natin ang call. So sabi niya, maybe. Sabi niya, did he say Axie is a scam? Lol. Tapos may tinatype pa siya. Hindi na sinend sa akin. So siguro, ano, nag-uusap pa talaga. Pinag-aaralan pa nila kung okay ba na sumagot or hindi. Pero pinakita ko sa kanila na ito yung mga videos na ginawa ni Attorney Lee Bayan tungkol sa Axie. Ayan, ano ba masasabi nyo? Kasi sabi ko nga, valid yung argument. Hindi pwedeng kami ang sasagot niyan, 'di ba? Hindi ko ibabala sarili ko sa kanyon, no. Tapos makikipagharap ako sa attorney, guys. Napakataas ng respeto ko kaya no. Kaya attorney, alam ko trial lawyer siya. Hindi ako mananalo doon kahit pa anong gawin ko, 'di ba? Ayan, maganda tayo. Give credit talaga tayo doon kay attorney. Ako fan ako ni attorney kahit dati pa. Kaya pansin niyo ba, medyo gitna ako dito sa issue. Hindi ako nagre-release ng statement ko na hindi ko binabash si attorney. Kasi nga tiwala ako sa capacity ng tao. Alam ko yung capacity niya. Alam ko talo ako sa kanya. If ever magkaroon man kami ng discussion or magkaroon kami ng magbigayan man kami ng arguments namin, I'm sure matatalo ako. Diba? Kasi, again guys, attorney yun. Sanay siya mag ano. Definitely, ba't ako matatalo?
hindi sa ano, hindi dahil sa scam si Axie Infinity ah. Kasi ako, again, bias ako. Naniniwala ko hindi siya scam. Pero again, attorney yung magiging kalaban natin if ever ah. Kaya nga hindi ako nagdatangka. Bakit? Attorney yan. Ma'am, unang-una sa lahat, magaling yan mag ano, mag-arrange ng argument niya. Siyempre, punto by punto yan, ganyan. Tapos, yung pagde-deliver niya ng argument niya, sigurado ako, mas magaling siya sa ganun. And, basta, yun, matalino si attorney eh. Talagang, I wouldn't dare to pit myself against him. Yun lang masasabi ko. Although, again, naniniwala ko na hindi scam si Axie Infinity. Pero when it comes to arguments, yung mga ganyan, lalamang siya talaga. Lalamang talaga siya. Kasi trabaho niya yun. Trial lawyer siya. And again, may respeto ako sa kanya. So I hope you do the same, no? Huwag niyong ina-underestimate si attorney. Kasi medyo off talaga yung mga paghirit niyo na sasabihin niyo, bobo siya or wala siyang alam sa sinasabi niya. Guys, give credit at attorney yun, di ba? Hindi naman siya basta lang, hindi siya kahapon lang nag-YouTube. Diba? Batas natin yung page niya. So, matagal ko na siyang pinapanood and marami akong natutunan sa kanya. So, alam ko na yung argument niya, hindi naman yan baseless. Okay? Kung titignan niyo talaga closely yung mga sinasabi niya nang walang ang tawag doon, prejudice ba yung tamang word? Or wala kayong inis sa katawan, valid talaga yung argument niya na kung yung structuring ni Axie Infinity sa ngayon ay talagang hindi ko sinasabing Ponzi scheme ha? kamukha or ganun. Hindi ko sinasabing Ponzi scheme si Axie, pero kamukha siya dahil siguro ang main point na bakit siya nagkakahawig kasi nga nire-require tayo na mamili ng tatlong Axie. Yun yun. If ever maganda yung paliwanag ni Jiho doon kung bakit tayo nagre-require ng tatlong Axie bago pumasok sa laro. Ayan. So siguro magkakaroon ng mas magandang diskusyon. Ayan. Marami kasi ngayon yung mga nagtatry i-debunk or yung mga nagsubok na paliwanagan si attorney, hindi lang nababanggit o hindi lang natatakil talaga kung bakit kailangan ng tatlong Axie. Ako rin, hindi ko alam sagot. Bakit nila dinesign na ganun? Bakit kailangan ko ng tatlong Axie? Di ba? So yun yung nakikita kong dapat ma-address, di ba? Pero kung paano tumakbo yung SLP, sino namimili? Alam na ni attorney yan, sigurado. Yung pagre-require lang, tingin ko yung pagre-require lang ng tatlong Axie. Kasi doon umiikot eh. Doon talaga yung parang may entry fee ka para makapag-farm ng SLP. So yun, di ba? Parang pag sa MLMs or MLM scams, kailangan mamili na itong package na to, ibibenta mo para mabalik yung puhunan mo. Then, once member ka na nga, dahil nga namili ka ng package na yun, meron ka ng right para magbenta ng produkto nila, makakabili ka with a discounted price. Ganun lang yon. So, si Axie Infinity kasi, nire-require ka na may tatlong Axie ka. Pero not necessarily binili mo, pwedeng pin-provide sa'yo. Pero again, kung wala kang Axie, wala kang right para makapag-farm ng SLP. So, dikit na dikit talaga sa MLM. So, dapat yun yung ma-address if ever magkaroon sila ng discussion ni Jiho. No? Again, hindi ko masasagot kung bakit kasi hindi naman tayo nag-decide na kailangan may tatlong Hindi naman ako yung nag-ano nun. So, hindi ako makasagot kung anong reasoning behind that. Di ba? Okay, so, yun guys. I think I've said enough. Ayan, para clear lang kung nasaan ako dun sa issue, no? Ayan, maraming salamat sa inyo guys and see you on the next video guys. Ay, hindi, magla-live ako pala mamaya. Siguro 6 PM tayo mag-start maaga-aga para sa mga may pasok ng Lunes. Ayan, pintuan lang tayo guys, namimiss ko kayo. Although isang araw pa lang ako din nag-live. Ayan, mag-live tayo mamaya 6 PM, Linggo, August 29. Ayan, 6 PM to 9 PM siguro tayo para mahaba-haba, no? Ayan, kwentuhan lang tayo, laro tayo ng Axie, laro tayo Splinterlands, or, ayan, pag-usapan natin tong Ronin Dex, and anything, kahit ano, pwede natin pag-usapan. Yun guys, maraming salamat, and see you on the next video.